Wala ng kasal hanggat hindi formal na nagbabalik loob si Rizal sa simbahang Katoliko. Mahal kong ina, mabait siya, masunurin. Naglalabas siya, nananahi, nagluluto, pinaliliguan at nilalaro ang kanyang mga pamangkin. Walang Pilipinang makahihigit sa pag-aalagang ginagawa niya sa akin. Kasal lamang ang kulang sa amin. Pero ikaw na rin ang nagsabi noon, Nanay, na mas mabuti pa ang mga nagsasama sa grasya ng may kapal kaysa sa mga kasal na nagkakasalang mortal. Gawin man ni Rizal ang lahat ng paliwanag, ikinahiya ng ilang miyembro ng kanyang pamilya ang kanilang nagsasama. Ayon kay Josephine, kung minsan ay pinagduduldulan pa ito sa kanyang mukha sa harap ng kanilang mga pamangkin. Gayunman, tiniis niya ang lahat ng pasaring. Pero sadyang mahirap takasan ang mga kamay ng kasaysayan. Tinanggihan man ni Rizal ang plano ng mga katipunero na itakas siya at gawing haligi ng himagsikan. Hindi maikakaila na malaki ang nagawa ng kanyang mga sinulat, ginawa at sinabi sa kamalayan ng mga taong nagpasyang makibaka. Ang dahil ay matagal na niyang itinakwil ang politika matapos ng kapahiyaan sa Madrid. Ang pagkaudlot ng lahat ng kanyang plano upang bumangon muli sa sandakan at ang naunsyaming pagpapalaganap sa Liga Filipina. Pinili niya kapayapaan, ang buhay na sa wakas ay tahimik. Ang buhay na sa unang pagkakataon ay kanyang-kanya. Sinunod niya ang payo ni Blumentritt na magboluntaryo bilang manggagamot sa Cuba sa ngalan ng Espanya upang mawakasan ng kanyang pagkakatapon at kalaunay makabalik sa kalayaan ng Europa. Nilisan namin ang dapitan na malagi ako sa distritong iyon ng 4 na taon, 13 araw at ilan pang oras. Malayo na siya sa Pilipinas nang maibaba ang pasya na pabalikin siya sa Pilipinas upang humarap sa korte sa paratang na rebelyon at pagbubuo ng mga ilegal na samahan. Ipiniit siya sa Fort Santiago noong mga unang araw ng Nobyembre. Nilitis siya noong 26 ng Disyembre. Pagkaraan ng 3 araw, pinasa sa kanya ang hatol ng kamatayan. Mga mahal kong magulang at kapatid, gusto ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta rito ang mga malalakasang loob. May mahalaga akong bilin. Ang inyong anak at kapatid na taus-pusong umiibig sa inyo, Jose. Pinakaunang dumalaw ang kanyang ina. Humingi si Rizal ng tawad para sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa pamilya at hiniling na kunin ito ang kanyang bangkay. Gusto siyang yakapin ng kanyang ina, ngunit pinaghiwalay sila ng mga gwardiya sibil. Sumunod na dumalaw ang kanyang mga kapatid na babae at mga pamangkin. Isa-isa niyang ipinamigay ang kanyang mga nalalabing gamit. Ipinagbili niya kay Trining ang isang lamparang inihandog sa kanya ng mga Pardo de Tavera. "There is something inside," ibinulong ni Rizal sa Ingles upang di maunawaan ng mga gwardiya. Doon niya isiniksik ang kanyang huling tulang. Sinulatan niya ang mga mahal sa buhay na hindi nakapagpaalam, ang kanyang matalik na kaibigan na nagdadalamhati sa Europa. "Kapag natanggap mo ang liham na ito'y umanaw na ako. Paalam, pinakamatalik, pinakamamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro para sa iyo bilang alaala mo sa akin." Gayon din ang amang hindi pinahintulutang dumalaw. "Ipagpatawad ninyo ang sakit na siya kong isinukli sa inyong mga pagsisikap upang mabigyan ako ng edukasyon.
Paalam, Tatay. Paalam. At ang butihing kapatid na malayo na noon sa larangan ng tigma? 4 at kalahating taon na tayong hindi nagkikita at nagkakausap. Pero hindi naman natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ang isa't isa, hindi ba? Masakit para sa akin na isiping iiwang kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya. Naiisip ko ang iyong mga sakripisyo, mabigyan lamang ako ng kinabukasan. Alam kong nagtiis ka ng napakaraming hirap nang dahil sa akin. Patawarin mo sana ako, ang iyong kapatid, Jose. Paren! Apunten! Fuego!